i-explain ko sa inyo kung paano nag-ano yung line breathing. Ano, sa line breed, ang natutunan ko dito, ganito. Diba, bibili ka ng trio. Ito yung lalaki mo. Ito yung babae mo na isa. Tapos ito yung isa mo pang babae. Ngayon, pagbabanggain mo yan. Ang mapapanganak na itong dalawa, mapupunta dito. Tatawagin natin na F1. Dito sa mapapanganak niya dito, mamimili ka ng ano, papalaki mo yung anak, di ba? Mm-hmm. Mamimili ka ng magandang lalaki at magandang babae. Ayan. Dito rin ganun din gagawin mo. Sa panganak mo, mamimili ka ng magandang lalaki, magandang babae. Ngayon, magkapatid to, ah. Itong magkapatid na to, ibibreed mo yan. Ibibreed mo yung magkapatid na yan. Sa paanak mo dito, mamimili ka ulit ng magandang lalaki at magandang babae. Ayan ang F2 mo. F2 na yan. Ganun din dito. Mamimili ka lang din dyan ng magandang lalaki, magandang babae. Ngayon, i-inbreed mo ulit yan, otit. Diba, inbreed ulit. Tapos mamimili ka ulit dyan ng magandang lalaki, magandang babae. Tatawagin mo na yan na F3. Pangatlong offspring na yan. Ganon din dito, inbreed. Mamimili ulit na magandang lalaki, mamimili ng magandang babae. Pero pagdating dito, otit sa ano, sa F3, hindi mo na yan i-inbreed. Diyan na mag-umpisa yung line crossing. Ila-line cross mo na. Kukunin mo tong lalaki na to at itong babae na to. Sila ang pagbibreedin mo. Tapos sila na yung magiging line 1 mo. Itong unang babae mo dito, line 1 mo yan. Line 1. Tapos ang babae mo dito, line 2. Ngayon, itong F3, pag pinag-line cross mo na sila, sila na yung magiging ano, bagong breeder mo sa line 1. Line 1 na breeder, diba? Tatawagin mo na silang, ano, bigyan mo na lang ng tawag na parent. Ayan, parent na line 1. Tanda, ito, dito mo kinuha yung lalaki, ah. Pero yung babae, kukunin mo sa line 2. Sa mga lalaki ng line 2, ibabangga mo naman siya sa babae ng line 1. Tapos, siya na magiging line 2 mo na breeder. Line 2 mo na yan. Ngayon, itong line 1 na parent mo na nakuha dito sa F3, babalik lang yan ulit dito sa umpisa. Dito na siya mapupunta ulit. Tapos ito, dito na siya mapupunta. Uulitin mo lang yung process at pagdating mo ng F3, ilaline cross mo lang ulit. Ganun ang line breeding na natutunan ko. Natutunan ko siya otit sa ano, International Fancy Guppy Association. Ano lang, otit, remind ko lang. Di ba dahil mag-inbreed tayo doon? Dahil mag-inbreed tayo doon, select nyo lang ng select yung mga the best. Tapos, i-breed nyo lang ng i-breed yung the best. Walang problema doon kahit i-breed yun. Basta mag-line breed kayo. I-line cross nyo lagi. Kung wala kayong kakayahan mag-line cross dahil kakain ng maraming tangka yan, mag-out cross kayo. Pero select pa rin ng the best para ma-breed mo yung the best. Kung anak mo, the best din. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Anong kailangan nilang makita dito sa ABT na to bago sila bumili? Dito sa ABT bro, madali lang to kasi ano lang to isang kulay lang to eh. Ang titignan lang dito, unang-una, yung pagka-asul niya. Yung pagka-asul ng dorsal tsaka caudal. Kailangan magpantay yung kulay ng dorsal tsaka caudal. Kunwari, medyo intense na asul talaga yung caudal. Kailangan intense na asul din yung dorsal niya. Yung dorsal niya? Kailangan magkakulay lagi yun. Kasi, paano otit pag hindi sila, ano, hindi pantay yung kulay? Maano yun, pwede yun na breeding material. Breeding materials na lang siya? Pwede siyang breeding material. Ang tinutukoy ko dun na sa pagka medyo magkakulay yung dorsal tsaka caudal, tsaka malaki yung buntot, ano siya, groomable. Mm-hmm. Pwede mong i-groom, pwede yung panglaro. Pwede panglaro sa show. In the future, pwede. Papel. Parang papel talaga. Tukoy ko na ano, na kakulay niya yung dorsal niya at saka yung caudal niya magkakulay, tapos malaki yung buntot, tapos malaki yung katawan. So ito otit, show quality to yung ganito. Oo bro, show quality. I miss mo yung panlaro ko.
So, tit, balik na natin to. Baka makakatisan pa. Baka madali pa. Hirap na. Baka makatisan ka pa. Yun. So, otit, napansin ko lang dito, no? Napansin ko lang. Ang lilinaw ng mga tank mo, otit. Paano naman yung water change mo nito, otit? Ang water change ko dito, otit, ano? Hanggat maaari, everyday ako eh. So, daily water change. Ilang beses ka naman nagpapakain sa mga isda mo, otit? Nagpapakain ako tuwing... Nag-start ako ng 12. Magbibibis ako sa kanila ng 12. Pagkatapos ng 30 minutes, mag-feeds naman ako. Pero lahat yun, ano lang, onting-onting bigay lang. Parang, kurot lang. Kurot lang talaga. Pati sa BBS, pagka nagpatak ako, talagang onti lang. Hindi masyadong, ano, hindi ako nag-overfeed. Para mapanatili ko yung, ano, yung clear na tubig. Kasi kapag nag-overfeed ka, mag-cloudy siya eh. Eh, kapag cloudy, syempre, ano, may ammonia yon. Eh, pag may ammonia, magkakasakit. Kung may kita mo to, Oti, eto, nakita mo yung sulat na yan. Mm-hmm. Nilagay ko yan kasi itong nasa taas, ito yung indication ko na ayun yung pinaka-max niya na tubig. Tapos kapag nag-water change ako, ito ang 20% na tank ko. Kailangan hanggang dito lang yung tubig na matitira. Kapag sumobra dyan, eh magti 25 na yon or 30 pa. Kailangan namabot lang dito para 20% lang. So ito nga mga otits, ayan, may guhit nga, no? May palatandaan si otit dito, ayan. Ayan. So, syempre, otit, no? Kapag medyo napasobra din tayo, kasi araw-araw nga tayo nagpapalit, syempre, kung medyo 50% ng 50% kada araw, pwedeng maubos din yung ano, beneficial bacteria, otit, no? Maubos yung bacteria na. Isa yun sa mga pwedeng mangyari. Tsaka sa, dahil na rin sa, ano, sa chlorine level, papatay na rin yung mga nakastock na bacteria dyan sa filter mo pag nasobra ka sa water change. So, kailangan kasi ng isda natin, otit, yung mga good bacteria na yan, eh, no? Bro, kung gusto mo mag-araw-araw water change, tapos gusto mo malaki yung ibabawas mo, mag-stock water ka. Mm-hmm. Pero kung gusto mo ng direct lang talaga sa gripo, eh, konti-konting bawas lang talaga. Konti-konting refill lang din. Napansin ko lang yung mga tank mo, ha? Pero dito na lang tayo magpo-focus. Napansin ko parang may mga kulugo ng mga maliliit, may mga snail. Ano ba? Ano bang purpose nito, mga otit? Ay, otit, syempre, may mga bago tayong manonood dyan. Anong purpose na itong snail na to? Ayan, dito na lang mismo, example na itong tangke na to, otit. Yan. Tignan mo na lang yung katabi niya. Kung mapapansin mo, medyo may lumot-lumot pa. Mm-hmm. Pero sa tank niya, na maraming ramshorn snail, malinis talaga. Ayan ang ginagawa nila. Nililinis nila yung mga lumot sa tangke para mas maganda tignan yung tangke mo. Mas maganda kasi yun, ano? Bilang fish keeper, nakikita natin yung isda nating lumalangoy, no? Oo, bro. Sa akin kasi, ano eh, hindi lang ito basta isdaan eh. Tambayan ko na rin kasi ito, otit eh. Eh, dito sa tambayan ko kasi gusto ko talaga nakikita ko sila eh. Habang nagkakape, syempre. Habang nagkakape, lalo na pagka, ano, bandang gabi na. Ayan, pinakamagandang otit. Sabi, bubuksan mo ilaw, no? Bubuksan mo ilaw nila, tapos ang linis, diba? Patay na, nagpanlaban na. Sarap sa mata. Ayan, mapapakape ka talaga. At ayun na nga mga otit, naging mabusisi na yung mga mata natin. Gusto ko lang itanong otit, bakit naman ganito? Halos parang magkakaibang batch ata yung magkakasama dito. Otit, ang ano kasi dito, medyo pasaway ako eh. Hindi ko nasunod yung one fish per gallon dito. Hindi lang yun, hindi ko rin nasunod dito yung ano, yung magkaibang batch na ano. Sa isang tangke, di ba, kailangan isang batch lang. Mm-hmm. Dito, pinagsama ko dito, dalawang batch. Dito naman, ang ginagawa ko, binibigyan ko to ng maraming BBS talaga. Tapos kapag nakita ko na yung mga sobrang lumalaki na talaga yung mga female, eh, kasi ano to eh, female tank to eh. Ngayon, pag sobrang laki na nung female, doon ko lang sila inaalis. Pero hanggat juby pa sila, pinagsasama-sama ko lang talaga sila dito. Ibig sabihin ako dito, pag na-genderan mo na yung male, tanggal na yon. Oh, dito na rin sila mismo gender. Bawat oras na tumatambay ako dito, chine-check ko 'yan. Kapag kami nakita ako na kumulay yung katawan, ayan, evicted agad 'yan. Tanggal 'yan, tanggal. Sa likod banda, ayan, evicted na mamaya 'yan. Pero syempre, mga otit, no. Hindi tayo aalis dito hangga't hindi natin syempre, hindi natin natatanong. Syempre, kung makikita niyo naman yung mga sizes ng mga isda ni Bossing, eh talagang saktong-sakto sa edad yung mga size, pero kung ganito yung ginagawa niya mga tito, no? Paano kaya yung ano?
Paano kaya yung paraan niya para hindi mabansot? Ayun yung malaking katanungan na bumabagabag sa aking isipan, mga otit. Kailangan matanong natin yon bago tayo umalis. Paanong strategy o technique mo dyan, otit, para hindi mabansot yung mga isda mo? Kasi syempre, sama-sama yan eh. Paano yan? Dito, otit, ano to eh. Ang discarte ko dito, kung tatama rin ako mag-water change dito sa lahat na to, basta dito sa tangke na marami, hindi. Kunwari, tinamad na akong mag-water change sa lahat, talagang bibigyan ko pa rin ang oras to kahit ito lang yung na-water change ko. Ito lang yung tangke, itong tatlong tangke na to na marami naman. Hanggat maaarit silang tatlo talaga. Kunwari, hindi ko nasunod yung daily water change ko. Ayun, iwa-water change ko talaga to kahit anong mangyari. Pero syempre, otit, kaya nandyan na yan sa isipan mo, otit, di ba? Yung ganong kailangan ma-water change mo siya. Kahit hindi mo na ma-water change yung iba, basta yung ganito kadami nga, kailangan ma-water change mo siya kahit anong mangyari. Ano bang naging experience mo, otit, kapag kunyari hindi mo siya na-water change? O one or two days mo siyang hindi na-water change yan, yung ganyang kadami? Ang magiging problema nyo lang naman dito, ano, unang-una, hindi mo ma-check lahat yan. Kasi sobrang dami, di ba? Mm-hmm. Hindi mo malalaman kung may sakit yung isa dyan. Ngayon, ang mangyayari dyan, panatili mo na lang na healthy yung tangke na yan. Para, ano ka, sure ka na walang magkakasakit. Kasi kahit isa lang magkasakit dyan, halo-halo na yan eh. Hawa-hawa na, no? Hawa-hawa yan eh. Ilang oras mo lang hayaan yung may sakit dyan, wala na eh. Ang ano lang na ito, disadvantage, pag may nakita ka may sakit, alisin mo na talaga. Kailangan ibig na talaga. Ibig na talaga yun. Pinapakain ko na sa flower oil ko yun. Tapos, ano pa ba? Baka makain pa ng iba, otit, no? Baka. pag sa feeding naman ito, otit, ano to? Buhos to. Buhos kung buhos, otit? Buhos to. Sobrang daming binibigay ko dito. Ibig sabihin, nandyan talaga, pag kunyari ganyang kadaming isda, tender loving care talaga, nandyan, otit. Pantay sarado talaga to. Buhos to. Ang problema lang dun, kapag binubuhusan mo ng sobrang daming bibres yan, yung mga medyo malalaki na. Kasi ang gapi kasi, otit, kapag maliit pa yan, malakas tumunaw yan. Mm-hmm. Kapag nagbigay ka ng BBS ngayon, maya-maya lang onte, ano na naman yan, puro poop na naman yan dyan, tas gutom na naman yan. Parang konting panikpanaog lang nila, paakit babae, no? Talagang tunaw na yung pagkain nila. Ang problema lang, kapag medyo malalaki na, matagal na tumunaw yan. Ngayon, kung papakainin mo yung maliliit ngayon ng sobrang dami, tapos papakainin mo ulit yan mamaya ng sobrang dami ulit, eh, baka hindi matunawan yung malalaki. Ngayon, ayun ng dahilan kung bakit kapag nakita ko na medyo malaki, inaibig ko na rin dyan, nililipat ko na nilalagyanan. So yung pala yung purpose na, otit? Kailangan juby lang. Hanggang juby lang talaga sila dito. Pag maganda-ganda na yung size, alis na rin. Alis na talaga. Kung i-apply nyo yun, kung gumana sa inyo yun, syempre, edi okay. Pero kung ano, kung saan nga kayo nasanay na technique, syempre yun yung pa rin yung susundin nyo. Pero kung, yun nga, at least yun, kahit sa mga pagpunta natin sa mga breeder, nabibigyan tayo, mga tito, ng mga idea na pwede nating i-apply dito sa ano natin, sa pag-iisda natin, sa paggagapi natin. So, otit, ito yung mga female ng MSSVT. Okay. Ito siya. Ang dami rin ito, parang pagawa ng Mega Sardines to, otit. Ayan, no? Tapos dito, mga ABT to, otit, no? ABT. Dami. Ah, ito naman, otit. Bluegrass, dalawang batch din. Pinagsama mo na siya, no? Ano lang yan, weeks lang ang pagitan. So, otit, parang napansin ko lang, dito medyo maliliit yung space. Dito, medyo malalaki. Tapos dito, ito talaga medyo malalaki. Anong ano naman yan, otit? Anong parang purpose niyan? Ang purpose na ito, bro, dito kasi sa maliliit, dito ako nag-groom. So, ito yung grooming tanks mo? Grooming tanks to. Grooming rack na mismo. Yan, yung buong rack na yan, pang-groom lahat na nandyan. Dito naman sa rack na to, dito naman ako, ano, nagbe-breed. Breeding rack yan. Puro pang breed lahat ang nandyan. Tapos dito naman sa mga malalaki, ito ang grow out ko. Ang size na ito, 10 gallons bawat isa. Dito naman, ang size na ito, 15 gallons divided by 3. Kaya ano yan, tatlong 5 gallons yan. Parang papatak siyang tigpa 5. Tigpa 5 yan. Dito naman, 15 gallons ulit divided by 5. Bale, papatak siya ng 33 bawat isang slot. Mm-hmm. Pero paano naman yung technique mo dito, otit, sa breeding grounds mo? So, dito sila magbe-breed? Oh, bro, magbe-breed sila dito. Bibigyan ko sila dito ng 10 to 15 days mag-breed. Pagkatapos ng 10 to 15 days, kukunin ko na yung female. Ilalagay ko ngayon yung female dito sa mga Wilkins ko dito sa baba. Kaya pala may mga Wilkins tayo dito. Yeah,
Nanganganak din yan. Nanganganak na, oh. Yan, dyan ko nila. Ah, so ito, ito, kaya pala may mga fry tayo dito, tit. Opo, yan. Yun, no? Tapos ito, para sa mga albino. Hindi, ano lang yan, extra lang to. Alisin ko na rin siya. Mag-Wilkins na ako talaga. Pure Wilkins na. Wilkins lang malakas. Ayun, alis ko na yung mga trapal ko. So dito, otit yung mga fry mo. So, ilang days sila dito bago mo ilagay sa grow tanks mo? Ayan, dito. Ang ginagawa ko, kapag nag-drop na yung female, nililista ko yan dun sa, ano ko, sa notebook. Meron na notebook. Ah, parang may logbook ka? Oo, oh, bro. Kung mapapansin mo, walang mga date yan. Ayan. Itong grow out ko, walang date yan, mga yan. Ang mga date ng, mga date of birth nila, nilalagay ko sa, ano, notebook. Ngayon, kapag nanganak na, bibigyan ko sila dito ng 10 days. Pagkatapos ng 10 days, bubusugin ko sila dyan ng BBS sa loob ng 10 days. Pagkatapos ng 10 days, ako sila ililipat ngayon dito sa mga grow out. Yun. O tit, pagpasensyaan mo na kasi medyo marami kaming katanungan. Marami kaming nasisipat dito na kung anong-anong bagay dito sa ano mo sa guppy farm mo, tit. Ano ba to? Ano ito na ito naman, anong purpose na itong mga to? And o tit, ano yan? Feeding ring yan. Walang sikreto to. Ano lang to? Mukha lang pang mayaman yan, pero ayan lang yung styro cup pang kape. Ginupit-gupit ko lang para ano. Pero anong purpose yan, Otit? Bakit kailangan lagay mo ng mga ganyan? Eh, ang purpose na ito, Otit, kasi medyo mahal yung feeds natin ngayon eh. Mm-hmm. Ang purpose na ito, pag dito ako naglagay ng feeds, hindi kakalat yung feeds sa likod. Ah, kasi medyo malakas yung buga nito. Otit, kasi nga malakas yung buga. Ngayon, pag naglagay ka ng feeds dyan, kunwari wala yan. Nakalat yung feeds dyan, ngayon mapupunta lang dun sa filter, sayang naman. Kaya nilagyan ko na lang ng ganyan, para dyan lang yung feed sa loob. So, eto, meron siyang harang dito, para kung mag-wave-wave man, no? Nandito pa rin yung feeds. Lang yan. Oh, so yung grabe. Iba ka, Otit. Para ka lang si King of DIY. DIY lang, no? DIY lang malakas. DIY lang sa kalam. So yun mga tito, no? Dito na tayo nagtatapos, pero hindi pa dito nagtatapos yun dahil balay nyo. Sa susunod, may part 3 tayo. Pero yun na nga, Otit, baka may mga shoutout ka dyan. Ano, shoutout lang sa ano, sa grupo ko, Cavite Guppy Philippines. Shoutout sa lahat ng mga tropo ko dyan. Tapos syempre, ayun nga, I hope mga Otit, no? Yun, napapa-English pa. Hindi, sana may natutunan kayo, sobrang dami natin, kahit ako Otit eh. Kailangan nga pagpunta natin sa mga breeder, mga tito, eh sabay-sabay tayong matuto at yun, kailangan malaman natin yung mga sikretong itinatago nila kung bakit ganito o kagaganda at kay healthy yung mga gapi nila. Pero, Otit, matanong ko lang, no? Dito, syempre, nakita namin to, no? Kung gaano kaganda. Magkano ba yung price range, Otit, na itong mga nandito sa grow-out mo? Price range ko dito sa grow-out, bro, ano? 5,000. Bigyan ang jacket yan! 500 hanggang 120. So, yun. So, yun mga tito. Sulit na sulit yung 500 nyo dito, no? Kung kayo ay makakasipat talaga. Tsaka, bro, di ba nagpapadala ka rin? Oo, sa ano, nagpapadala ako sa LBC. Pero ano yun eh, medyo mahirap yung sistema dun eh. Pero kung ano na lang, chat na lang. Kung syempre, alam ko, mas marami kasi bro, medyo nakakapanood sa mga bandang, yun nga yun, sa mga bandang probinsya. Oh, talagang minsan din nangungulit sa akin kung ano. Yun, i-PM nyo na lang, Otit. Okay lang ba ilagay natin yung Facebook mo o yung page mo na lang dito? Oh, sa Facebook na lang. Dalawa yung Facebook account ko. Yung RFG Guppy at saka yung Red Croy Lang Gutierrez. Oh, basta yun, mga tito, no? Huwag nyong gagawing chatmate si Otit, ha? Oh. Tsaka walang mambuburaot, mga tito. Alam nyo na. Si Otit lang saka lang pagdating sa pambuburaot. Napapatawa na. Pero yun nga, alam nyo ba kung ba't na... Hindi, share ko lang, mga tito. Alam nyo ba kung ba't napapatawa na si Otit? Part 1 pa lang mga tito, nasa bahay ng isda natin. Napag-uwi na. Nauna na yung pagkasweldo. Nauna na. Nandun na sa bahay namin. Nakakailang days na doon. Nakakailang pabibiyos na rin ako. Nakakailang linggo na yata. Otit, mangangalak na yata eh. Hindi ko lang mangangalak na eh. Pero hindi ako mga tito. Like, share, and subscribe. At makakalimutan mag-comment na nga sa pangkats lang. Kami Bibing! Peace!